Hello class, welcome to my channel. In this video, I will teach you how to estimate the square roots of a number. In our last video, you learned about square roots, right? So remember that the reverse operation of squaring a number is taking the square root. So let's have example number 1, square root of 16. Since we know that 4 square is equals to 16, so therefore the square root of 16 is positive 4. So dito guys, ang kukunin natin is yung principal root, no? So since 16 is a positive number, so the principal root is also positive. Okay, next number 2, square root of 49. So that is 7 square, that is 49. So therefore square root of 49 is equal to 7. Okay? Next, number 3, we have square root of 81. So, 81 is the same as 9 square. Right? So, therefore, square root of 81 is equal to 9. Then, just in case na ipinagraph sa inyo sa number line yung mga whole number natin, so, ipaplot lang natin. So, we have 4. Just number 1, we have 4. So, nandito yung ating 4. Ito yung ating square root of 16. Okay? Then, square root of 49, which is 7. Nandito siya. So, itong point na to, this is our square root of 49. Or 7. Okay? Then, yung square root of 81, which is 9. Dito siya makikita. Okay? Ito yung ating square root of 81. Okay? So, you learned in the last video that if the radicand is not perfect square, you can just estimate the two nearest perfect squares where the given radicand lies. Example, we asked to find square root of 52. So, since 52 is not a perfect square number, so, ang gagawin natin dito is mag-iisip kayo ng dalawang number na mayroong perfect square na malapit kay 52. Right? So, dito may iisip natin is yung 49, which is equivalent to 7 squared. Right? Or 7 times 7. And yung ating 64, which is yung 8 squared. Okay? So, then after nyan, malalaman natin na si square root of 52 is between 7 and 8. Right? Ito yung ating topic dun sa previous video. But what if you are asked what is the value of square root of 52? So, para natin ngayon sasagutin yon. Okay, so may papakita ako sa inyong procedure. So, going back, dun sa ating tatlong numbers, we have 49, 52, and 64. So, since alam naman natin na mas malapit si 52 kay 49, so meaning, yung value ni 52 natin is pwedeng na kay 7 point something lang. Okay, malapit lang dun. Yun nga lang, kailangan malaman natin kung ano ba yung possible decimal niya. So, ang gagawin nyo guys, kukunin nyo yung difference ni 49 and 52. So, dito malalaman natin na yung difference nila is 3. Okay? Then, ang next step nyo is kukunin nyo yung difference ni 49 and ni 64. So, 64 minus 49, that is 15. Okay? So, next, after nyo makuha yung dalawang difference na yan, yan yung ating magiging fraction ngayon. So, we have 3 over 15. So, kung i-convert natin si 3 over 15 to decimal, so, ang gagawin nyo lang, i-divide natin si 3 by 15. So, 3 divided by 15. So, we have 0. Then, 0 times 15, that is 0. 3 minus 0, 3. Then, maglalagay tayo ng decimal dito to add zeros.
Then bring down 0. 30 divided by 15, that is 2. Then 2 times 15, meron tayong 30, then 0. So, yung 3 divided by 15 natin is 0.2. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating final answer, which is square root of 52 is approximately equivalent to, so, ang kukunin nyo dito is yung square root ng ating lower perfect square, which is 7. Then, point yung na-solve natin kanina, which is 2. Okay? So, ito ngayon yung ating estimate value ni square root of 52. Okay? So, summarize natin yung ginawa natin. So, ang ating step 1 is kailangan ma-identify natin yung 2 nearest perfect square number dun sa ating given. Okay? Then, ang ating step 2 is kukunin natin yung difference nung radicand dun sa lower number natin and yung upper perfect square number natin, ima-minus naman natin dun sa lower para makuha natin yung difference. So, yun yung ating step 2. So, dalawa. Then, ang step 3 natin, i-convert natin yung nakuha nating difference to decimal. So, magiging fraction kasi yun 3 over 15. Ito yung ating step 3. Okay, nung nakuha na natin yung 0.2 kasi na-divide na natin, pwede na natin ngayon makuha yung estimate value natin. Ito yung step 4 natin. Then, kukunin nyo yung principal and root nung ating lower perfect square number. So, dito yung 7 nga. Okay? So, para mas ma-practice pa tayo, let's have more example. Find the approximate value of the following irrational numbers and plot them on the number line. Number 1, we have square root of 30. So, again, ang first step natin is kunin natin yung 2 nearest numbers na perfect square malapit kay 30, which is we have 25 and 36. So, dito magkaka-idea na kayo na yung square root of 30 is between 5 and 6. Okay? Kasi pag kinuha natin yung square root ni 25 and 36, we have 5 and 6. So, after nyan, isusubtract natin si 30 kay 25 dun sa lower perfect square number natin. So, we have 5. Then, kukunin din natin yung difference ng ating greater perfect square number and dun sa lower perfect square number. So, we have 11. Okay? Then, ang next step natin is i-divide natin si 5 by 11. Co-convert natin to decimal. So, try natin mag-divide. 5 divided by 11. So, para makapag-divide tayo ng ganito, kailangan mag-add tayo dito ng 0 since 5 divided by 11 cannot be, di ba? So, mag-add tayo ng 0 dyan, then may point tayo dyan. So, ngayon, 50 divided by 11, that is 4. Then, 4 times 11, we have 44. Then, pag sinubtract natin to, we have 0.6. Tama? Then, add ulit tayo ng 0. So, 0.60 divided by 11, that is 5. Then, 5 times 11, we have 55. Then, minus lang ulit tayo. So, milalabas dito ang 5 ulit. Then, again, add tayo ng 0. So, 50 divided by 11, that is 4. So, dito guys, pag nakatatlong tatlong numbers na kayo, stop na tayo dyan since ang hinihingi lang naman normally dito is nearest 100 or 2 decimal places lang. So, dito makikita natin na si 5 over 11 is the same as 0.45. Okay? Pag nakuha na natin yung 0.45, kukunin na natin yung principal root ng ating smaller perfect square number, which is 5. Then, idudugtong lang natin yung ating decimal. So, we have 0.45. So, therefore,
Ang estimated value ni square root of 30 is equal to 5.45. Okay? So, since pinapa-plot sa atin si square root of 30, so alam na natin na si square root of 30 is between 5 and 6. So, kung ito yung gitna nila, yung 0.5, yung 5.45 is somewhere nandito. Ito ngayon yung ating square root of 30. Okay? So, next, example number 2. Square root of 75. So, same procedure tayo dun. Ang first step natin is kailangan makuha niyo yung 2 perfect square number nearest kay 75. So, that is 64. Kay 8 square yan. And si 81, gamit naman si 9 square. Okay? So, may idea na tayo na si 75 is between 8 and 9. Okay? So, ang gagawin natin, kunin natin yung difference ni 64 and 75. That is 11. Then, yung difference naman ni 64 and 81. So, that is 17. Then, next step natin is i-divide natin si 11 by 17. So, i-convert natin yan to decimal. So, this is equivalent to 0.65. Okay? Then, ang last step natin, kukunin natin yung principal and root ni 64, kasi siya yung lower perfect square number natin. So, that is 8. Then, i-add natin yung ating decimal. So, we have 0.65. So, therefore, ang estimated value ni square root of 75 is 8.65. So, kung ipa-plot natin yan, kung ito yung 8 and 9 natin, so yung gitna is 8.5. So, si 8.65 is somewhere yan dito. Okay? Then, ito yung ating square root of 75. Yan. Nakuha ba, guys? So, this is the end of our video. I hope na nag-enjoy kayo and natuto kayo sa ating video. So, if you have questions and clarifications, kindly put them in the comment section below. So, thank you guys for watching. This is Prof D. I'll catch you guys on the flip side. Bye!